Okay, magandang hapon ulit sa inyo mga Lodi. Welcome ulit sa aking channel, Monly Works 88. At ang content natin mga Lodi ay katuloy pa rin ng ating mga naunang vlog kanina. Tuturo ko naman sa inyo mga Lodi kung paano ang replacement ng ating coolant. Magre-replace na tayo ng coolant nitong Sniper 150 na Yamaha dahil dalawang taon na, kaya need na nating palitan yung kanyang coolant mga Lodi para standard pa rin yung procedure natin na gagawin. Pero bago yan mga Lodi, huwag kakalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated tayo sa lahat ng videos ng ating gagawin. At huwag kakalimutan mag-like, mag-comment at pakishare na rin mga Lodi. Tara, tuturo ko sa inyo mga Lodi. Tara. Ngayon na ating mga Lodi helper na sina Lodi Darren tsaka si Lodi Prince. Salamat Shopee. Ayan mga Lodi nood. Ayan si Lodi Prince. Okay yan mga Lodi, natapos na natin yung kanyang tune up, tapos replacement ng kanyang brake pad. At kung gusto nyo mapanood yung naunang videos na ginawa din natin dito sa Sniper 150, ay pumunta lang kayo sa baba ng video na ito, yung kanyang link. Nandun yung mga link na ating ginawa kanina na unang video na pagpapalit kung paano magpalit ng kanyang brake pad at yung procedure ng ating tune-up. Ngayon ituturo ko naman sa inyo ang tamang procedure ng pagpapalit ng coolant. Okay, una natin gagawin mga Lodi, kumuha tayo ng bote ganito at dito natin lalagay yung ating papalit na coolant. Ito yung kanyang drain plug mga Lodi ng ating coolant. Ito, babaklasin natin to para ma-drain yung kanyang coolant. Papalitan na natin yan, pati yun nandito sa kanyang reserve coolant sa may galon, tsaka dito sa may radiator. Nakikita nyo kanina mga Lodi, marami nang nabawas sa kanyang coolant dahil nag-drain din dun sa kanyang timing sprocket kanina na ginawa natin sa pag-tune up. Okay, simulan na natin mga Lodi, tara! Simulan natin mga Lodi, babaklasin muna natin to. Itong bolt na to dito sa may kanyang galon para mas maliwanag na makita. Ipaklasin natin mga Lodi ito. 8mm pala mga Lodi yung kanyang bolt. Thank you.
Wala nang natira kanina mga lodi. Wala na nilang natirang kulan. Kasi nagtanggal tayo kanina. Ngayon, ito na lang ating tatanggalin pa. Pwede na natin ibalik yung kanyang drain plug mga lodi. Kasi wala nang tutulog. Ngayon pwede na natin ilagay itong bagong ulan Premix Yamaha. Galing ng Yamaha. Okay. Ito ang kanyang radiator mga lodi. Dito natin ilalagay. Palala lang mga lodi, huwag na huwag magbubukas ng radiator kapag mainit ang makina. Kasi maaaring ibuluwak nito yung kanyang laman, tumama sa mukha mo. Ayan siya mga lodi, antayin nyo bumaba. Tapos dagdag ka ulit. Ayan. Bumababa yan sa baba. Dito papunta dito sa may block. Diyan sa may, yan ang nagpapalamig ng yung makina mga lodi. Ayan. Gaya ng sinabi ko kanina mga lodi, every 2 years ay kailangan magpalit ng coolant itong ating motorsiklo kung ito ay may radiator. Tapos andarin natin siya mga lodi. Andarin natin siya mga lodi ng 5 or more minutes para mag-circulate yung kanyang coolant na dumaan na sa kanyang makina. Tapos titignan natin to kung bumababa. Kailangan natin i-accelerate ng tig-dalawang beses sa tatlong sunod-sunod. Tayo na natin siyang uminit mga 5 or more minutes mga lodi. Antayin natin mga 5 minuto mga lodi, mga 5 minuto or more. Tapos i-accelerate natin siya ng dalawang sunod ng tatlong beses. While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Ayun mga lodi, may 5 minuto na. Ang gagawin natin, i-accelerate natin to ng 2 beses. Tapos tignan natin kung bumaba, magdagdag tayo ng ulan. Ayan. Tapos 2 beses ulit mga lodi. Ayan. Tapos isang beses pa. Okay, pwede na natin siyang ibalik.
Kakarga kayo ng kulang dito sa kanyang reserve gallon, mga Lodi. Hanggang upper lane lang siya. Dito sa upper lane. Tapos pag bumaba yan ng lower lane, magdadagdag na lang kayo. Pero matagal pa naman yun. Pero pag ganito na nagpalit kayo every 2 years, kapag nagkarga lang kayo ng dito sa extra gallon niya, hanggang upper lane lang, mga Lodi. Upper lane. Kasi pwede malunod kapag pinu-full natin to. Kaya hanggang dito lang, kaya may linya siya ng upper lane tsaka lower lane, mga Lodi. Kaya pag umabot ng lower lane, pag matagal nyo nang ginagamit, magdadagdag lang kayo, mga Lodi. Okay. Okay na yan, mga Lodi. Babike na natin siya. Okay yun, mga Lodi. Natapos na natin lahat. Pwede natin ibalik yung kanyang flarings. At nandyan na rin yung mayari nag-aantay. Nagigising lang. Okay. Kaya shoutout sa aking pinsan na si Adrian Limol. Yan. Yan lang kayo, mga Lodi. Babalik natin yung kanyang flarings. Tapos shoutout tayo, mga Lodi. A few moments later. Okay, yun nga, mga Lodi. Magandang hapon sa inyo. Naibalik na natin lahat yung kanyang flarings. Natapos na natin lahat yung pina-service ng ating customer. Ayan, tune up, change oil, oil filter replacement, coolant replacement, tapos brake pad, front tsaka rear. Ayan, spark plug palitan na rin. Ang kanyang tinakbo, mga Lodi. Ayan, 13,148 in 2 years. Ayan, kaya nagpalit na rin tayo ng kanyang coolant. Tapos nagpalit na rin tayo ng kanyang spark plug. Ayan nga, mga Lodi, maraming salamat sa inyo, mga Lodi, at umabot kayo sa dulo ng ating vlog na ito. Ayan, shoutout nga pala sa ating bago subscribers from Spain, ang aking kaibigan na si Zach Lavin. Ayan, at bago natin tapusin ang vlog na ito, mga Lodi, shoutout na tayo. Shoutout tayo kay Christian TV, kay Carlos Tan TV, David Vega PH, Dario On The Mix, Mike 13, John Michael Baring, Justin Toga, Gian Irvin, Charles Arroyo, at shoutout sa aking pinsan na may-ari ng motor na ito na si Adrian Limon. Maraming salamat. At maraming salamat sa tiwala, pinsan. At ayun nga, shoutout din sa mga bago natin subscribers na hindi ko pa nasa shoutout dyan. At yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo, mga Lodi, para kahit pa paano may matutunan din tayo sa kung paano natin i-maintain yung standard ng ating mga motorsiklo at kung paano natin malagaan. Okay, maraming salamat. Magandang hapon ulit sa inyo. At bye-bye.